Marami mong nagtatanong kung paano po ba ginagawa ang cervical mucus method. Marami pa po kasi ang hindi nakakaintindi pa, pero gustong gamitan ang pamamaraan na ito. Oo nga. At para maintindihan nyo, manood kayo. Kamakailan lang ay naging bahagi kami ng isang seminar. Kami pong mag-asawa ay naanyayahan upang magbigay ng aming kaalaman tungkol sa cervical mucus method, isang natural family planning method. Doon ay nakilala namin si Dante at ang kanyang asawa na si Sonia. Dalawa na po ang kanilang anak at nagdesisyon na po sila magplano. Ang pagpaplano po kasi ay hindi lang dahil sa hirap ng buhay ngayon. Importante po ang pagpaplano para mabigyang halaga ang ating mga katawan. Oh, mga misis, narinig niyo ha? Kailangan pangalagaan ninyo inyong mga sarili. Ito po, panuorin po natin. At sana po, malaman ninyo ang lahat ng gusto nyong malaman dito sa tatalakayin natin, Cervical Mucus Method. Ay, nako. Love. Ano po ba yung tinatahi mo? Pabira ka naman, oh. Tagad-tagad kong hihintay ka sa trabaho, pagkatapos, ganyan pa. Halika na rito. Matulog ka na. Oh, mukhang parang galit ka pa sa akin, ah. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Alam mo, Sabado bukas, walang trabaho. Ikaw naman, hindi ako galit sa'yo. Yung nakaganda iniisip mo, eh. Kaya lang, ay, nako, kaya lang ano, mas mahalaga pa ba yung tinatahi mo kaysa sa akin, ha? Ikaw ang mas mahalaga. Alam mo naman yun, di ba? Kaya lang, kanina, kasama ko yung mga kaibigan ko. Babawis na doon ako. Ay, nako, kami ni Rudy, tama na muna yung dalawa na yung magagandang anak. Masaya naman kami. Kumpleto naman yung pakiramdam ko. Naaalagaan ko pa sila ng mabuti. Buti ka pa nga, no? Ako nga, wala pa akong anak. Pero gusto na rin namin sana. Isang taon na rin naman akong kasal, di ba? Teka, Sonia, ikaw, di ba dalawa ng anak niyo ni Dante? Oo. Ilan bang gusto ninyo? Ako, di pa namin napag-uusapan niya. Ay, naku, Sonia, alam mo ngayong Sabado, may natural family planning seminar sa health center. Pupunta nga kami ni Alex eh, para matutunan ba yung mag tinatawag nilang cervical mucus method, yun yung para malaman kung kailan ang mga fertile at infertile days natin. Ano, Sonia, baka gusto mo sumama? Isama mo na asawa mo. Bahala na. Oo nga, Sonia, ba't hindi mo yayain si Dante? Siguro yung napapanahon na upang isipin ang pagpaplano ng pamilya. Alam mo, masaya talaga yung merong malaking pamilya pero sa hirap ng buhay ngayon. At saka para masikaso mo pala yung mga anak mo. Hindi lang naman yan para sa pamilya mo eh. Para din sa kalusugan mo, para sa iyo, para sa sarili mo. Oo. Kaya alam mo, sa bagay, siguro dapat, Mari, magplano na kayo. Oh, ano, Mari? Taluhin mo. Uy, ano ba talaga? Wala ba natin pag-usapan ngayon yan? Makatulog na nga lang. Dante, kailangan natin harapin ang mga ganitong bagay. Pamilya natin to eh. Tayo mananagot sa kanila lahat. Responsibilidad natin na palaki na maayos ang ating mga anak. Eh, kung mas lalaki pa ang pamilya natin, mahirapan tayo pagdating ng panahon. Bagay. Naintindihan kita. Eh, kailan nga ba yung seminar na sinasabi niya, Eva? Inanyayahan namin kayo dito, mga mag-asawang may malawak na eksperyensya tungkol sa mga natural family planning methods. Upang makatulong naman sa mga mag-asawa sa panig na ito na gustong matuto kung paano planuhin ang kanilang pamilya. Unang-una, bago tayo magsimula, nais kong magpasalamat sa pagdating ninyo dito sa ating talakayan. Hindi ko gaano malinaw para sa akin at sa asawa kong si Dante ang tungkol dito sa cervical mucus method. Paano ba ito makakatulong sa aming mag-asawa na may plano ang aming pamilya? Eh kung ayaw na ho namin magkaanak, dalawa na ho kasi ng anak namin. O sige, bago ang lahat, yung unang tanong mo muna ha. Sa cervical mucus method kasi, malalaman ng isang babae kung fertile ba siya o hindi ayon sa uri ng kanyang mucus at pakiramdam sa kanyang puwerta. Ngayon, kung ayaw niyo munang magkaanak, eh dapat maintindihan niyo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng fertile na mucus at kung ano ang infertile na mucus. Sa
Sa fertile period ni Mrs., ang pakiramdam ng babae sa pera ay basa. Dahil kapag sinuri sa daliri, ang fertile ng mucus ay madulas, malinaw, at nababanat na parang puti ng ilaw na itlog. Samantala, pagkatapos ng fertile period, tuyo ang pakiramdam ng puwerta. At ang mucus ay malabo, malagkit, at hindi nababanat. Importante sa cervical mucus method ang pagtatala o charting ng mga mahalagang impormasyon. Ito ang chart na gagamitin natin. Mag-umpisa tayo sa unang araw ng regla, na unang araw din ng menstrual cycle. Sa unang row ng chart, isusulat natin ang cycle day. Halimbawa, una, pangalawa, pangatlo. Kung ang unang araw ng regla ay September 18, isusulat natin to sa ilalim ng cycle day 1. Dapat maging malinaw at detalyado tayo. Huwag nating kalilimutan ang buwan at taon. Sa ikatlong row naman, isinusulat ang mga symbols. Sulat ang letrang R para sa regla at ipagpatuloy lamang hanggang sa matapos ang huling araw ng regla. At dapat din natin isulat kung may naobserbahan tayo, tulad ng spotting sa unang araw. At kung malakas ang pagdaloy ng regla sa pangalawa. At kung mahina ang regla ninyo. Dapat tandaan, ang mga palatandaan na minomonitor dito ay walang formula o cycle na tinutuos. Ang observasyon ni Mrs. sa kanyang cervical mucus ay napakahalaga dito. Pagkatapos ng regla, makakaramdam ng pagkatuyo o tinatawag na dry days. Pinamarkahan ito ng day sa chart. Totoo bang pagkatapos ng menstruation o pagdiregla ni Mrs. sa'yo? Pwede na. Safe na ito at hindi mabubuntis. Oo, totoo yan. Pwede nang magtalik pero salit-salit na araw lamang. Bakit naman salit-salit na araw lamang? Kasi baka mapagkamala ng cervical mucus ang seminal fluid at makalito pa tayo sa pag-identify ng simula ng fertile period. Ngayon sa mga araw naman ng pagtatalik, gumuhit na lang kayo ng maliit na puso tapos lagay niyo sa chart niyo. Tapos noon, mapapansin ni Mrs. na mula sa tuyo, nagiging basa ang pakiramdam ng kanyang puwerta. Dumadami, dumudulas, lumilinaw, at bumabanat na parang puting hilaw ng itlog ang cervical mucus. Kapag ganito na mga palatandaan, basa ang pakiramdam, madulas, madami, malinaw at nababanat na parang puti ng hilaw ng itlog ang mucus, nasa fertile period na tayo. At dapat magpigil ang mag-asawa sa pagtatalik. Dapat din natin isalarawan ang itsura ng mucus at dapat lagyan ng X ang mga araw na ito dito sa chart. Tandaan niyo lang po ha, bawal magtalik during fertile days. Kasi sa panahong ito, parang lupang basa na tinaniman ng palay. Mabubuhay agad ang binhi. Gusto ko lang ibigin sa inyo ha, na napakahalaga ang obserbasyon dito sa cervical mucus method. Sa mga wet days, meron tayong tinatawag na peak day. Ito yung huling araw kung saan marami, madulas, malinaw, at nababanat ang mucus. At ang pakiramdam sa puwerta ay basa pa rin. Tapos sa inyong mga chart, lalagyan niyo yan ng P para malaman na fertile days pa rin ito. Ilang araw po ang palugit pagkatapos po ng peak day? Alam mo, meron pang tatlong araw na kailangan hindi magtali dahil fertile pa rin si Mrs. Patungo naman sa dry days, nagiging kakaunti, malagkit, at malagatas ang kulay at di nababanat ang mucus. Dapat lagyan natin ang ating mga chart ng 1, 2, 3 mula sa inyong peak day para malaman na fertile days pa rin ito. Pagkatapos, papunta naman tayo sa pangatlong araw, simula na ng infertile period ni Mrs. hanggang sa susunod niya na menstruation. Ang dapat tandaan sa cervical mucus ay kailangan magpigil ang mag-asawa mula sa unang araw na basa ang pakiramdam ni Mrs. at ang mucus ay malinaw, madulas, at nababanat hanggang sa ikatlong araw pagkatapos ng peak day. Eh, ako, nakakaya ko kaya yun? Pare ko. Kayang-kaya mo yan. Sa mga araw na fertile si Mrs. eh may ibang paraan para may pakita nyo ang inyong pagmamahalan. Gusto kong marinig yan.
Siyempre. Pasyal na si Mrs. Tila ligawan ulit. Pagluto ng masarap na ulan. Pitas ba siya ng mga bulaklak? Mag-usap kayo. Usapan niyo yung mga plano sa pamilya. Mga plano niyo para sa anak yun. Minsan kasi pare, nalilimutan na natin ang mahalagang bagay. Bagay? Oo nga. Naintindihan niyo na ba? Mula sa wet days, tiyak na babalik na naman tayo sa dry days. Ito ang mga araw na bago reglahin si Mrs. Itong mga panahon na to, infertile si Mrs. at maaring magtalik ang mag-asawa. Lagyan ng D ang chart ninyo to signify dry days, mga araw bago magregla. Tandaan ninyo, dahil walang pagtatalik na naganap, siguradong re-reglahin si Mrs. Kailangan lang gumamit tayo ng bagong chart for that new menstrual cycle. Mabuti pa, bago tayo umuwi, ulitin natin ang mga ilang mahalagang bagay na dapat nating matandaan tungkol sa cervical mucus method. Ang cervical mucus method ay isang paraan upang malaman natin kung kailan ang fertile days ni Mrs. o ang panahon na maari siyang magbuntis kapag nagtalik ang mag-asawa. Tinuruan namin kayong gumawa ng chart at doon yung isusulat ang araw ng pagre-regla. Sulatan ang R at ilagay ang obserbasyon tungkol sa regla. Heavy ba ang daloy o light? Dapat laging nakasulat yan. Tapos, patungo na tayo sa dry days. Ibig sabihin, tuyo na ang pakiramdam sa puwerta ni Mrs. Dito, lalagyan natin ng T ang chart. Infertile si Mrs. sa mga panahong ito. Para bang tuyong lupa na kapag tinaniman mo ng palay, hindi tututubo. Kaya pwedeng magtalik ng mag-asawa. Salit-salit na gabi lamang pwedeng magtalik, ha? Dahil baka pagkamal ng cervical mucus ng seminal fluid. At magkagulo pa ito sa pag-identify ng simula ng fertile period. Kapag ang cervical mucus ay naging madulas, malinaw, at nababanat na parang puting hilaw na itlog, masasabing nagsimula na ang fertile period. Bukod dito, basa na ang pakiramdam ni Mrs. sa puwerta. Kaya kung iniiwasan ang pagbubuntis, hindi na pwedeng magtalik sa fertile period ni Mrs. Iti mula sa unang araw na basa ang pakiramdam hanggang sa pangatlong araw patapos ang peak day. Sa pagsusuri ng mucus, salatin ng daliri at tingnan ng mucus upang sigurado tayo. Obserbasyon ang mahalaga para sa cervical mucus method. At dapat din inyong tandaan na kayong mag-asawa ang nagbibigay tagumpay ng inyong family planning method. Kahit kumpleto ng inyong charting na may mga R, D, X, P, at 1, 2, 3. Pero kung walang self-control si Mr. at si Mrs., baliwala din ang lahat na yan. Dapat may determinasyon kayo. Dapat pag-usapan niyo ng husto ang pagpaplano ng pamilya ninyo para sa mga anak ninyo. Kung sa tingin ninyo na dapat na bang masundan ang una o pangalawang anak ninyo, iplano ninyo kung kailan. Love? Salamat sa pagsama kayo na sa akin sa health center, ha? Dahil.